Capiz State University o CAPSU ay isa sa 11 State Universities and Colleges o SUC sa Region 6. Meron itong 9 na campuses sa iba't ibang munisipalidad sa probinsya ng Capiz. Ang bisyon ng Capiz State University ay maging sentro ng akademikong kagalingan na may mahusay na paglilingkod sa bayan. Ang Capiz State University ay nangangakong maglaan ng napapanahong kaalaman at pagbabago, maglinang ng mga kasanayan, talento at pagpapahalaga, magsagawa ng mga nauugnay na pananaliksik, maibayong paglilingkod sa pamayanan, magsulong ng kabuhayan at kamalayang pangkalikasan at magpalawak ng pang-industriyang pakikipagtulungan at ugnayan sa iba pang katuwang na ahensya. Mithiin ng Capiz State University na ang mga nagsitapos ay may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang hamon na may matatag na kultura ng pananaliksik, napapanahon at tuloy-tuloy na paglingkod sa pamayanan, lubusang mapalago ang kita sa sinagawang agro-industrial na kalakalan at iba pang mapagkikitaan, mabisa at mahusay na pamamahala. Ang university ay may isinasagawang proyekto na pinamagatang Organic Agriculture Research and Development Program na pinupunduhan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research o DABAR. Ang proyektong ito ay may tatlong components. Ang unang component ay ang pre-range chicken. Yung component to ay organic fertilizer and soil ameliorants. At ang component 3 ay organic production of milk fees. Isa po sa mga layunin ng proyektong ito ay makabuo ng teknolohiya para sa palay, mais, tubo, free-range chicken at mga gulay at organic production ng bangus at iba pang fishery products na magagamit ng mga magsasaka at mga fish growers para sa mataas na ani at kita at sapat, ligtas at masustansyang pagkain para sa mga Pilipino. Para sa ikatlong component, nagkaroon tayo ng dalawang study. Sa study 1, ito ay milk fish production and polyculture system given green pelleted feed supplements. Ito ay makikita natin sa CAPSU Dayaw Campus. At ang sa study 2, ito ay stacking combination of high value species in polyculture with milk fish in algae rich ponds na makikita sa CAPSU Pontevedra Campus. Base sa aming pag-aaral, nag-come up kami ng mga recommendation. Ang study 1 ay may dalawang feeding trial. Ang una ay ginawa noong June 21 to November 21, 2017. Samantalang ang ikalawa ay sinimula noong Mayo or May 18, 2018 at matatapos pa na nitong October 2018. Ang mga activities sa dalawang trials ay ang mga sumusunod. Layouting and construction of experimental fan. Isang fish pan compartment sa CAPSU Dayaw Brackish Water Fish Pan na may lapad na kalahating ektarya ay dinibide sa 27 experimental compartments. Bawat compartment ay may sukat na 150 square meter. Ang compartment ay hinati ng earthen dikes at may sariling wooden inlet gate. Yung pangalawa, yung treatment and design. Ang study ay gumagamit ng 3x3 factorial randomized complete block design na may tatlong replications. Ang isang factor ay feeds, malunggay leaf base, kangkong leaf base at kamuti leaf base. Ang isa pang factor ay stacking system, milkfish monoculture, milkfish mud crab polyculture at milkfish siganid polyculture. Preparing ng experimental pan and growing of natural food. Ang paghahanda ng experimental pan ay nagsimula sa pag-refer ng water gates at mga pilapil o diki. Then, nag-draining and sandaying ng fish pan hanggang magkaroon ng bitak ang mga lupa. Ito ay para magkaroon ng magagandang substrate ang natural food at ma-eliminate ang mga unwanted organisms nang hindi gumagamit ng pesticide.
Nag-broadcasting din ng agricultural lime at vermicast sa FISPAN. So, pero yung dami na kalahating tonelada bawat ektarya o katumbas ng 7.5 kg per compartment. Sunod ay ang pagpatubig ng 3 hanggang 5 sentimetrong lalim para tumubo ang natural food, yung algae o lablab. Habang dumadami ang natural food, ay unti-unti ding dinadagdagan ang tubig hanggang umabot ng 50 cm sa loob ng isang buwan. Dito ay maaari nang maglagay ng stock. Ang similya ay binili sa local dealer. Ang mud crab at siganid ay direktang nilagay sa experimental pan. Samantalang ang milkfish ay sa nursery pan sa loob ng 30 araw. Ang stocking density ng milkfish ay 5,000 pieces per hectare o 75 pieces per compartment. Ang mud crab at siganid ay parehong 2,000 pieces per hectare or 30,000 pieces per compartment. Sa nursery pan, ang milkfish ay nilagay sa bitkan para ma-homogenize, makondisyon, saka mabilang at ilipat sa experimental pan. May 3 klaseng feeds, malunggay leaf base, kangkong leaf base at kamote leaf base. Ito ay pinormulate sa 30% crude protein. Ang pangunahing ingredients ay malunggay leaf meal, kangkong leaf meal at kamote leaf meal. Ito ay depende sa klase ng feeds. Ang mga dahon ay binilad sa araw hanggang lumutong para madaling i-grind. Ang iba pang mga ingredients ay tilapia meal, rice bran, cassava flour bilang binders. Ang hinalong kabuang dami ng mga ingredients ay nilagyan ng tubig, niluto sa loob ng 15 to 20 minutes. At ito ay ginawang pellets gamit ang meat mincing machine. Ang pellet feeds ay binilad sa araw. Ang stock pagkatapos ng isang buwan sa experimental pan ay binigyan ng pellet feeds katumbas ng 3% ng kabuuang bigat ng isda bawat compartment sa isang araw. Ang feeds para sa isang araw ay hinati sa 3 at binigay sa 7 a.m., 11 a.m. at 5 p.m. sa pamamagitan ng broadcasting. Ang daily feed requirements ng isda ay ina-adjust monthly base sa resulta ng sampling. So meron din tayong water management and monitoring. Ito ay ang water depth na mini-maintain sa 50 to 60 cm at pinapalitan kapag may high tide. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-drain ng 1/3 to 1/2 ng water volume at pinapalitan ng bagong tidal water. May isang water depth gauge na nakalagay sa loob ng experimental pan para ma-determine ang lalim ng tubig. Ang iba pang mga water parameters na minomonitor ay water visibility gamit ang SECEDES, temperature ng laboratory thermometer, salinity ng refractometer, at dissolved oxygen ng DO-meter. May stock sampling. Every month ay nagsagawa ng stock sampling. 5 smellfish ang hinuhuli gamit ang sawayang. Sinusukat ang body length gamit ang centimeter scale, body weight ng weighing scale. Ang average body weight at total weight ng isda per compartment ay siyang basihan ng daily feed requirements. So, harvesting. Pagkatapos ng 5 buwan pagkoculture ng experimental animal, ito ay hinaharvest. Ang tubig ay partially drained. Ang isda ay hinuhuli gamit ng sawayang or sin. Nag-total draining at nag-handpick ng natirang isda para sa total harvest. Ang hinaharvest na isda ay minisure ang body weight gamit ang weighing scale, ang body length gamit ang centimeter scale. Ang milkfish at siganid ay freeze-sealed, pero ang mud crab ay buhay. Nulikta ang madata tulad ng body length, body weight at survival. Ang recommendation natin, ang malunggay leaf base, kangkong leaf base at kamote leaf base feed ay maaaring gamitin sa milkfish monoculture, milkfish mud crab polyculture at milkfish siganid polyculture. Iba pang mga ingredients na organic ay dapat ding pag-aralan para sa ma-enrich ang feeds tulad ng paggamit ng mga fermented plant extract instead na purong tubig to moisten the feed mixture. Kailangan madagdagan ang supplies ng mga green leaf meal at magkaroon ng particular na study sa particular ni isda sa iba't ibang life stages or sizes.
kahit sa fishpan, sa cages, or sa tankman. Ngayong araw ay ituturo namin sa inyo ang technology naming nabo sa pag-aaral namin sa milkfish production and polyculture system given grain pelleted feed supplements. So yung paggawa natin ng organic feeds, so una-una nag-identify tayo ng mga sources. Dito ay kinukuha natin sa mga locality. So yung mga green leaves natin ay malunggay leaf, kamuti leaf. So pag makakuha na tayo ng leaves, ito ay binibilan natin sa araw hanggang malupong. Ito ay mga tatlong linggo hanggang isang buwan, depende sa intensity ng araw. Pagkatapos na masundried, ito ay gra-grind natin or ipopulverize. So pagpopulverize, gamit natin yung grinder para makakuha tayo ng mas magandang texture ay mayroon tayong screen. So yung iba pang mga ingredients ay yung tilapia meal, rice bran, cassava flour as binders. At siyempre hinalo natin ito sa tubig. Yung cassava flour, aside na dagdag na carbohydrates, ito ay nagsisilbi bilang binders. Yung fish meal, main source ito ng protina. At the same time, attractant din. Yung rice bran ay source ng carbohydrate. Yung fish meal ay miscellaneous harvest natin na tilapia sa fish pan. Yung fish pan naman natin ay hindi tayo nagumagamit ng mga pesticides. So, safe siya. At dahil hindi matugunan yung kabubuong requirements ng tilapia meal, ay nagdagdag tayo ng fish meal. Ito ay binibili natin na mga trust fish sa fishing port. So yung trust fish, binibila din natin sa araw hanggang malutong at then i-grinded. So pagkatapos na makompleto yung lahat ng ingredients, ay pwede na tayong magsimula ng pag-formulate ng tatlong klaseng feeds. So, yung mga ingredients, paghalo-haloin natin base sa computed na amount ng bawat ingredients. Depende sa klase na feeds na ipo-formulate natin. So, halimbawa, malunggay leaf base. So, malunggay leaf meal, kasama na yung ibang ingredients tulad ng tilapia meal, rice bran, at siyempre yung cassava flour as binder. So, yun, haloin, then lagyan natin ng tubig at lulutuin ng 15 to 20 minutes. At pag medyo sticky na yung feeds ay pwede nang i-pelletize gamit yung meat mincing machine. So pagkatapos maluto ay papalamigin ng about 3 to 5 minutes and then saka ilagay sa pelletizer. So sa pelletizer, ibilad sa araw. Yung pagbilad sa araw naman ay in one day or two. Ang ganun, depende din sa intensity ng araw. Pagkatapos ay yun, ilagay natin sa sako for keep shaping, para ready for feeding. Sa mga interesado or may katanungan, ay maaari lang mag-contact sa office ng Dean ng Fishery Program o Kapso Dayaw Satellite College, Dayaw Roa City, sa telephone number 036-6211-230. Ang Kapso Dayaw ay lubos na nagpapasalamat sa DEBAR sa pagbigay ng pundo sa proyektong ito. Ang university ay magkukomit na magpapatuloy ng pananaliksik
at magtuturo ito sa mga agriculture at fishery farmers upang ang kanilang kabuhayan ay mapalago. Kami po sa Capiz State University ay may isinagawang project na pinamagatang Organic Agriculture Research and Development Program of Capiz State University sa pamumuno ng aming aktibong university president, Ma'am Edith Alpon, na pinupunduhan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Hangarin ng proyekto ang makipag-produce ng organic free-range chicken, fertilizer and soil ameliorants, milk, fish and other fishery products upang mapayaman ang organic agriculture farming practices and develop appropriate technologies. Para sa ikatlong component, nagkaroon tayo ng dalawang study. Sa study 1, ito ay milk fish production and polyculture system given green pelleted feed supplements. Ito ay makikita natin sa Capsu Dayao campus. At ang sa study 2, ito ay stacking combination of high value species in polyculture with milk fish in algae rich ponds na makikita sa Capsu Pontevedra campus. Nung nakaraang episode, tinalakay natin ang study 1. Ngayon naman, ating tatalakayin ang study 2. Ang study 2 na pinamagatang stacking combination of high value species polyculture with milkfish in an algae rich pond ay may dalawang trials. Ang una ay ginawa noong April 7, 2017 at natapos August 8 of 2017, samantalang ang ikalawang trial ay nagawa noong February 12 hanggang June 12 of 2018. Ang mga aktibidades ng dalawang trials nito ay ang mga sumusunod. Una ay ang layouting and construction of experimental ponds. Isa sa fish pond compartment sa Capsu Pontevedra Brackish Water Fish Pond, dito na i-construct ang 12 experimental ponds na may sukat na 150 square meters. Ang mga compartments na ito ay hinati ng earthen dikes at may sariling wooden inlet gate. Pangalawa, ang treatment at ang design. Ang study 2 ay gumamit ng RCBD o randomized complete block design na may 4 na treatments at 3 replications. Ang stacking density para sa bangos ay ang mga sumusunod. Treatment A, mayroong 3,000 pieces per hectare or 45 pieces per compartment. Treatment B, 5,000 pieces per hectare or 75 pieces per compartment. Treatment C, 7,000 pieces per hectare or 105 pieces per compartment. At ang treatment D, 9,000 pieces per hectare or 135 per compartment. Para sa sugpo, treatments A and D ay 3,000 pieces per hectare or 45 pieces per compartment. At ang sa alimango naman ay pareho ang treatments mula treatments A hanggang treatment D na umabot sa 30 pieces per compartment o 2,000 pieces per hectare. Ang ikatlong activity ay ang preparing the experimental pond and growing of natural food. Sa paghahanda ng experimental ponds ay nagsisimula sa pagpalabas ng tubig at pagpapatuyo ng lupa sa araw hanggat ang lupa ay magkaroon ng bitak. Para ito ay maalis ang ibang organismong hindi kailangan gumagamit ng pestisidyo. Habang pinapatuyo ang lupa, isinasagawa ang pagpapantay-pantay ng lupa upang mapadali ang daloy ng tubig sa panahon ng paghuhugas o maging sa panahon ng pag-harvest. Gumamit din ng apog
kisid powder at vermica sa fish pan sa parihong dummy na 7.5 kilograms per compartment. Pero para sa T-seed, upang maalis yung natitirang mga unwanted species, yung application ng T-seed natin, depende doon sa lalim at lapad ng lupa. Kaya sa ginawa namin, gumamit lang kami ng 1 kilo bawat compartment kasi medyo mababa ang tubig at maliit lamang na portion ng pan natin ang dapat patayin yung mga unwanted species doon. Sunod ay ang pagpapatubig sa lalim na 3 hanggang 5 sentimetro para tumobo ang natural food o algae. At kapag dumadami na ang tubo ng algae at makapile sa loob ng pan, ito ay dinagdaga ng lalim ng tubig na umabot sa 50 sentimetro sa loob ng 1 buwan. Dito, pwede na ang paglagay ng stock. At para naman sa pan stocking, kapag na-deliver na ang similia galing sa mga local na suppliers, ang mud crab ay idirektang nilagay doon sa pan compartment. Tapos yung milkfish at saka sugpo, nilagay muna sa bitinan o hapanit upang maikondisyon at saka bilangin at nang mabilang na ilalagay doon sa mga compartments in different stocking densities. Ang panglima na activity ay ang water management and monitoring. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagpalabas ng tubig na mula 1/3 to 1/2 ng dami ng tubig at papalitan ng bagong tidal water. Ang bawat experimental pan ay may nakalagay na water gauge o pa sa ganun ma-determine natin yung lalim o babaw ng tubig during water management. Iba pang mga water parameters na dapat nating i-monitor ay ang temperatura ng tubig, turbidity o linaw ng tubig, at alat ng tubig maging ang DO o dissolved oxygen na sa tubig doon sa looban. Okay, ang sapan sampling naman, ang 10 piraso ng bangus ay hinuhuli gamit ang laya o kasnit kada buwan o pagkatapos ng 30, 60, 90 at 120 days of culture. Sinusukat ang haba at bigat ng isda gamit ang ruler at ng digital weighing scale. Pagkatapos ang harvesting. Pagkatapos ng 4 na buwan o 120 days ng pagpapalaki ng bangus, ito ay in-harvest sa pamagitan ng paggamit ng taksay at ang mga natitira ay pinupulot. Sinusukat ang timbang ng mga nahuhuling isda gamit pa din ang ruler at weighing scale. Ang bangus at sugpo ay inilagay sa chilling tank na may ice. Ang alimango naman ay iginapos na buhay. Ang mga karagdagang datos na kinukuha bukod sa haba at timbang ang produksyon at ang survival rate o dami ng nabuhay na isda. Sa resulta, nakita na ang treatment A na may stocking density na 3,000 pieces per hectare at ang treatment B na may stocking density na 75 pieces per compartment o 5,000 pieces per hectare ay may pinakamataas na resulta. Sa mean body weight, mean body length ay 13.31 cm to 22.05 cm. Sa mean body weight ay umabot sa 80.92 grams hanggang sa 200.58 grams at survival rate na ranging from 66.92 to 100%. Base sa naging resulta sa pag-aaral, ang pagpapalaki ng bangus ay may kasamang sugpo o alimango, polyculture, ay maaring isagawa o gawin ng may mga ari ng palisdaan o mangingisda pagkat walang masamang epekto na inaidulot sa produksyon. Kailangan lamang na ang tamang dami
ng ilalagay na isda na ang bilang ay ranging from 3,000 to 5,000 pieces per hectare. Ngayong araw ay tuturo namin sa inyo ang technology naming nabo sa pag-aral namin sa stacking combination of high-value species and polyculture with milkfish in algae-rich ponds. Ang pinakaunang hakbang ay ang pagbibilad sa araw ng lupa upang sa ganun ay maalis yung mga hindi kinakailangang organismo. At pagkatapos noon ay pan-bottom labeling para sa magandang daloy ng tubig sa panahon ng flushing at maging sa panahon ng pag-harvest. Pagkatapos ng pan-bottom labeling, tayo ay mag-a-apply ng lime o apog sa dami na 0.5 per hectare or 7.5 per compartment para ma-neutralize natin ang soil acidity. Para naman sa piece eradication, gumagamit tayo ng piece seed powder na may 20 ppm o concentration para maalis lahat kung may natitiramang organismo sa looban ng fish pond. Pagkatapos ng ilang araw sa pag-a-apply ng piece seed powder, ito ay inugasan natin ang pond para total clearing ng mga, yun nga yung sinabi natin na unwanted species na hindi kailangan doon sa fish pond area. Pagkatapos noon, hugasan natin ang pond natin para rin sa mga natitirang dumi o organismong hindi kailangan doon sa looban ng fish pond. Isusunod natin ang pag-a-apply ng vermicast. Gumagamit tayo ng vermicast para ma-fertilize yung soil natin to enhance a good growth of natural food o algae na may dami na 7.5 kilograms per compartment o 0.5 tons per hectare. After application of vermi, pwedeng papasokan ng tubig. Initial lamang, magmumula sa 3 cm to 5 cm until na umabot ang lalim ng tubig to 50 cm o 50 cm sa loob ng isang buwan. Dandahan natin nilalagay ang tubig o pagtaas ng tubig sa loob ng pan natin para gumanda ang tubo ng lumot o algae. Pag nasa 50 cm na tayo at maganda na ang tubo ng ating natural foods, itong pads na natin ito ay ready for stacking. Sa pagsa-stack, kailangan lang natin na ang stack natin ay ma-condition na muna natin bago ilipat sa mga nasabing compartments. Pagkatapos ng stacking, dapat natin i-monitor yung mga water quality parameters tulad ng water temperature, water salinity, visibility, yung temperatura ng tubig dapat hindi tayo tataas o ba within a range from 20 to 21 degrees Celsius. Para sa visibility, dapat ito ay bababa ng 20 cm. Sa dissolved oxygen, dapat nasa loob na tayo ng range na from 15 to 30 ppm. At yung sa salinity naman o alat ng tubig, ranging from 15 to 25 or 27 parts per thousand or PPT. Kung tayo naman ay magsasampling, 10 pirasong bangus ang dapat nating ihuli at titibangin ito sa pamamagitan ng digital na weighing scale o susukatin ang haba sa paggamit ng ruler. Ginagawa ito pagkatapos ng 30 araw sa pagpapalaki o 30 days of culture, 60 days of culture, 90 days to 120 days of culture. Pagkaabot ng 120 days,
i-harvest natin ang ating mga pinapalaking isda. Sa pag-harvest, upang mapadali ang sistema na ito, dapat total draining. Ang harvest na bangos ay agad natin ilalagay sa chilling tank ng may ice para mamatili ang kanilang freshness galing pan papuntang market. At sa sugpo, ganoon din sa bangos at sa limango, igagapos lamang na buhay. Para sa mga karagdagang impormasyon at mga katanungan ay maaaring tumawag sa Office of the Dean, College of Agriculture and Fisheries ng CAPSU Pontevedra Campus, Pontevedra Capiz, o tumawag sa telephone number 036-634-144 o sa cellphone number 09-50-33-05-314. Kami sa Capiz State University ay lubos na nagpapasalamat sa DAEBAR sa pagpundo nitong proyekto. At sa mga beneficiaries namin, sana ang resulta ng aming pananaliksik ay makatulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ninyo. Kahit na magtatapos na sa ngayong taon, ay tuloy-tuloy ang aming malawakang pananaliksik, especially on fishery project, upang ang mga fishery people in Capiz ay matulungan namin sa kanilang kabuhayan.